Nadagdagan na naman ang mga lugar na may state of calamity dahil po sa dengue. Sa ilang lugar, nagkakaubusan na nga ng medical supplies para sa pagsugpo sa sakit. Narito ang report. Dengue kit, mosquito traps, larvicides at misting chemicals. Mga kagamitan at kemikal na sandata sa pagsugpo ng dengue. Pero kinakapos na sa mga gamit na ito ang Zamboanga Peninsula. Isa sa mga rehiyong tinukoy ng Department of Health na may pinakamaraming dengue cases. Naibigay na raw kasi sa ilang munisipalidad ang natitirang supply ng DOH Region 9. Plano ng gawing emergency purchase ang mga ito, lalo't dumarami ang mga nagkakadengue sa rehiyon. Nasa state of calamity na rin dahil sa dengue ang bayan ng Balete sa Aklan. Halos 3,000 na ang nagkakadengue roon mula Enero ayon sa Provincial Health Office. Doon din may pinakamataas na attack rate ng dengue. Ang problema, kulang ang bayan sa medical staff. Ang Aklan ay nasa Region 6 na may pinakamaraming dengue cases. Sa buong bansa, lagpas 115,000 na ang mga tinamaan ng dengue mula Enero. Batay sa datos ng DOH, halos 500 na rin ang kinitil ng sakit. Sabi naman ni Health Undersecretary Eric Domingo, nakahanda na raw ang mga kinakailangan medical equipment sa mga DOH hospital na may maraming dengue patients. Mga dengue test kits natin, nakadistribute na yan sa mga regions natin. Tsaka sa mga hospitals natin, ay mga IV fluids. We make sure that all the hospitals, hindi sila maubusan ng swero, ng mga gamot sa lagnat. Para mabawasan ang mga lamok at naiwasan ang dengue, payo ng DOH, tandaan ang apat na S. Search and destroy. Alisin ang mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok. Self-protection measures. Magsuot ng mahabang damit, maglagay ng insect repellent at gumamit ng kulambo. Seek early consultation. Kung may lagnat na ng dalawang araw at may rashes sa balat, magpakonsulta agad. At say no to indiscriminate fogging. Magpausok lang kung may dengue outbreak. Marisol Abdurrahman, GMA News.